Raph. Dahil konti na lang, game number 2 na. And pakita natin kung sino nga ba ang magiging 2-1 ba? Or 2-0 ba? Or 1-1 ang magiging talaan? Tingnan natin yan, no? Kasi from the game kahapon ng TNC Neo, from 0-1, di ba? Oo nga pala. Na-reverse sweep nila yung Zol Esports. Na-reversible pala. Pwede kayang gawin ulit nila yon against Echo. Baka eto na ulit yung time na maglabas na naman sila ng mga exotic picks. Lalong-lalo na. O yun nga, yung unpredictable picks. Unpredictable, no? Kaya, yun ulit, no, di ba? Ang hirap yun na... Kumbaga parang sa side ng kalaban, pinag-isipan mong mabuti, bigla kang bibigyan ng Amon or Yin sa last pick, di ba? Kaya nabadi-disrupt yung kalaban nila kahapon ng TNC Neo. But for the side of Echo Proud, if gagawin to ng TNC Neo, hayaan na lang nila. Huwag silang magpadala doon sa unpredictable pick coming from TNC Neo. Hayaan lang nila. So let's play the way how we play game number 1. So parang gawin lang ulit nila yung ginagawa naman na nila kanina. Mm-hmm. Meanwhile, napansin nga natin kanina, 'di ba, na parang nakadepende pa rin yung pag-priority or pag-ban out dun sa glue if nasaan kayo. Pero sabi ng TNC, sabi ng Echo Rudder na walang gagamit. Pag-isipan niya, sige, kami na lang yung magtatanggal. Walang gagamit ng glue for the side. O kahit sino. Kahit Echo or TNC, di na nagagamit. Pero, kita natin, standard banning pa rin dito for both teams natin. It's either nagkabaligtad lang doon sa glue. Echo naman yung nag-ban. Pero, funny, yan, ang ibaban ng TNC na yun. Dahil nakita nila. Respeto. Respeto kay Saida. Ooh. At, sabihin pa lang namin dito, Kaja kasi ang pwedeng i-priority pick ng Echo Proud, which is Daddy JP ang hawak. Mm-hmm. So is it possible na TNC Neo naman on the other hand, kumuha sila dito ng Kadita? Pero kasi open din kasi yung Valentina eh. So parang Valentina na lang kaya yung kunin natin or other heroes. Martis pwede ulit natin kunin. Link pwede ulit natin kunin. Mm-hmm. Knowing na wala na ulit yung isang hero dito, netong si Zayda. Uh-huh. So kumaga TNC... Agawan na nila. Ayun nga, agawan na lang nila kasi ang dami naman pwedeng choices pa eh. Oo, kunin nila yung Link and Martis dito. Pero Kadita... Inagawan nga ng Kadita. And Martis, this is going to be another flex pick or mm-hmm. I think this is gonna be Crowns. Hero na sa XP lane at gusto niya atang bumahwi ng TNC Neo dito sa Echo Proud. And kung kukunin nga naman ng Echo Proud yung Link, pwede agad dahil wala nga na yung Fanny ni Zayda. And for the side of Echo Proud, they can still go with the Yuzhong matchup against Martis kung yun ang gagawin effective, ng TNC. Kasi effective nga naman yung Cha Essence kasi. Ang lakas din talaga ni James and alam naman natin, di ba, from the previous games, super aggressive player itong si James. Pero ito na nga yung sinasabi natin Valentina kanina. Diba? Open yung Kadita. So parang kahit kunin mo, may chance pa rin naman dito ang Echo Proud to use the ultimate of that Kadita. Kasi open pa yung Valentina and then Echo. Ano yung masabi mo dito for that Brody priority? Kasi binan kanina ng TNC Neo yung Brody sa last phase ng banning or ng drafting natin. Prioritize nila yung Brody to add burst damage dahil kukunin nila yung Valentina eh. So kung kukopyahin ni Valentina or ni Cartesi yung rough waves ni Kadita, that's another burst damage. Tapos kung makatakas man, sasabayan mo ng torn apart memory neto ni Outplayed. So parang ano eh, mas magkakaroon ng extra damage agad-agad dito ang Echo Proud. Kasi kanina, di ba, si Outplayed, naramdaman natin yung sakit nung late game. Pero kasi parang naging maganda naman talaga yung takbo na ng Echo kanina. So parang, tara, try na natin i-dominate pa lang yung early. Pero napa-mm ka dito sa pinili ng TNC Neo. Bakit? Ano bang meron sa Ruby? Maganda kasi ang isang Ruby pick kung may hila or magkakaroon ng force error itong using the Divine Judgment. Ah. Kung may hila man si Ruby or si Banting, pwede siyang i-I'm Offended Flicker papunta naman sa side of TNC Neo. So ano, labanan pa rin talaga ng hilahan. Setups. Oo, hilahan ng hilahan. Tag of War. Yung magiging laban nitong dalawang roamers natin. Pero ano pa din kasi, di ba? Yung Ruby, oo, ginagamit siya sa roam. Mm-hmm. Ginagamit siyang position 5. Pero meron din kasing gumagamit niya as XP laner. XP so parang itong mga heroes na meron ng TNC Neo,
eh, more on flex eh. Oo, kasi hindi pa natin sure kung saan si Martes or kung saan yung Ruby. Mm-hmm. Pero sure na tayo dito sa Kadita dahil mid lane to. Matik yan. Pero malay mo, hindi pa din. De, joke lang. Pwede naman. Pero yung Akai ban, para sa akin, sayang yung slot na to for the banning. Pwede mo na lang. Wala, kasi meron ng rumor ang Echo Proud, which is the Kaja. Although, siguro iniisip ng TNC, oh, baka mag-ano to, baka mag-Akai jungle. Oh. Hindi na siya gana or hindi na siya ubra for, alam naman natin yung, ano, yung playstyle ng Echo Proud eh. Talagang aggressive eh. So parang ang pwede nating makita para dito sa Echo is no other than yung mga Hayabusa pa din, 'di ba? Kasi pwede, open pa yun eh. Man yung link pero Hayabusa. Ewan ko kung makita tayo dito ng Zilong kasi ano Zilong, din, pero hindi Zilong explain. Pwede, pwede. 'Di ba? Hindi naman natin nasabi kasi MPL nga ginamit yun. Sabagay. Saber nga nung nakaraang, 'di ba? Nakaraang linggo ginamit din eh. Mm. Pero yeah, Benedetsky ang ban dito ng TNC Neo. Talagang nililimitahan nila si Zeda to use the Assassin Heroes. Grabe, no. Talagang target. Tinatanggalan nila ng target. And sa side naman ng Echo Proud, tinanggalan din nila ng Ling etong si Kid. Kasi kanina, yun ang gamit ni Kid kanina with the Ling. Pero although di sila naging successful doon, but still, managed to burst some heroes sa side ng Echo Proud. Sobrang ano ngayon eh, no? Unexpected ng mga compositions ng mga teams natin na hindi mo na maiisip din talaga ano ba yung iniisip nila. To the point na naguguluhan na din yung mga isip natin bilang casters na so, di tayo sure. Ano yung pipiliin na itong mga to? Oo, so yun nga. Wow, Hayabusa. Echo pa yung nagtanggal ng Echo Hayabusa. Echo pa yung nagban ng Hayabusa. And ang pwede na lang gamitin dito is Assassin Heroes. Or kung magso-sustain ang TNC Neo, they can go for the Balmond. Pwede, no? Diba? They can go for a Marksman Jungler, perhaps? Granger? Malay naman natin. Diba? Hindi siya posible, pero imposible dahil sa team comp na meron ang Echo Proud. Ayun nga. Diba? Kasi parang if kukuha ka naman ng Marksman na Jungler, parang ang lambot mo na. Yun nga eh. Tapos yung threat pa ni Daddy JP na hihilahin ka lang, diba? So parang judgment. Medyo mahirap. Pero gusto ko yung thought na sinasabi mo kasi kapos pa sa damage eh. Oo, ang wala side ng TNC Neo. Kasi pwede mo lang i-rely dyan is the rough waves of Kadita and yung decimation nung isang Martes. Mm-hmm. So they pick out the Moskov once again, gunning for the late game. And for Echo Proud, ano na lang to, XP laner and the jungler na lang ang inaantay. Pwede siyang mag-Yuzong or Yuzong open naman yung edit dito for James. Pwede niyang gamitin yon. And Karina, okay. Oo nga naman. Meron pa nga naman, Assassin. Ang dami pang Assassin Heroes eh. Assassin, di ba? Kami na nga yung nagtanggal nung Ling tas Hayabusa kasi baka agawin nyo sa amin eh. Oh. Hindi nyo alam, meron din kaming gagamitin Karina. Plus, yung na-point out mo na nga kaninang naging effective naman na match up against the Martis, which is the Yuzong netong si James. And now, TNC Neo. Is this gonna be a Martis jungle or kukuha pa sila ng ibang jungler dito? Kasi sa totoo lang, medyo lumiliit talaga yung hero sa jungle na pwede or choices. Yes, I agree with that, QWERTY. Dahil ang daming ban out, Fanny, Benedetta, Hayabusa, Link, Fredrin, Akai na pwedeng gamitin. Joy pwede rin kasi sa jungle zone, Joy, pero binan din eh. So, Hanzo! Okay, Hanzo. Wow! Ang dami nating sinasabi, sabi ng TNC Neo, ang dami nyong sinasabi, casters, Hanzo na nga yung pipiliin namin eh. Marami pa rin kasing Marami assassin. Marami pa assassin. Mm-mm. Kaya hindi namin lang, gayahin yan. Hindi nyo lang nakikita lahat. Mm-mm. Tanggalin na natin yung Ling, Hayabusa, Fanny, Joy, Benedetta, kunin ng Echo yung Karina. Andyan pa yung Saber, di ba? So, nandyan pa yung Hanzo. Nandyan pa yung Hanzo. Pero maganda rin yung pick ng Hanzo dahil kung kukunin nila si Kaja or si Daddy JP, pwedeng mag-pick off agad. So, wala lang setup coming from Echo Proud. Pero, naandun naman yung Valentina. Pwede niyang kuhanin yung IMU ni Banting or yung Rough Waves ni Kurt, ni Shocker dito using the Katida. And here we go. Papasok na tayo sa Land of Dawn, game number 2, Echo Proud versus TNC Neo. Is it going to be a 2-0 or 1-1? Dito na magkakaalaman.
Magandang katanungan yan, no? Kasi Echo is eyeing for that sweep para mas ma-redeem nga naman nila yung kanilang mga sarili. And the momentum na na-establish nila kanina, pwede na lang ituloy yun. Pero I love the adjustment of TNC. Nakita natin eh, parang ibang ano na lang din. Kumbaga, kung hindi man naging effective yung Link kanina, sasabayan pa rin natin si Zeta for being aggressive gamit naman ang isang Hanzo. Na nakaano din dito. Killing spree. So papatay ito. So ano to, dito magta-tank na build or utility tank build as na Hanzo, but instead they will go for the damage dealer for Kid using the Hanzo. And maganda rin kasi kung ito yung fight nga naman, yung mumu lang yung papasok. Ayun nga eh, mananakot lang muna dito si Kid. Sabi niya, o katokat pa lang magiging labanan dito sa ating game number 2. But makita natin ang magiging rotation coming from Echo Proud. Ganun na ganun pa rin sa game number 1. Ayun nga eh, similar lang din na ang magiging target nila is possible Crown. Kasi alam din nila yung threat na pwede nitong ibigay on to the team fights. Pero ngayon, kung papansinin natin, lamang si Kid when it comes to the experience or the XP in compare with Zeta. Si Zeta, pa-level 4 pa lang siya. Kaka-level 4 niya pa lang dito. Pero banting ah. Gusto ko yung pesto niya dito. Ito maganda na yung Mumu ni Kid. Na imbis na si Kid yung matakot sa Mumu, mukhang matatakot doon. Walang iba kundi si Outplayed. Pero Outplayed with a flicker out. Hindi niya na kayang i-Outplayed pa yung mismong kalaban niya. Banting dito, may iwan. At mukhang magiging 1-for-1 trade lang naman. Itong unang clash na makikita natin. Okay, doon sa trade na yon nakalamang ang TNC. Why? Yep. Dahil si Outplayed or the gold laner ang kanilang na-takedown. While sa side naman ng Echo Proud, si Shopper Monty ka na, si Daddy JP doon sa may mid lane. And maganda to sa side ng TNC dahil, ay, sila pa rin pala makakuha. Echo pa rin ang makakuha dito ng Turtle. But going back doon sa point kanina, nakakuha ng magandang trade doon sa TNC dahil doon sa Outplayed or si Brody yung kailan na target, at si Mira nakapag-free farm nga sa may gold lane. Yun yung kagandahan sa isang Hanzo, eh, no? Parang yung ano, yung mismong katawan mo, pwede mong iwan para maging safe. Tapos, parang lima kayo. Ayun nga eh. Oo. Naikipagbakbakan na agad yung mismong ano mo. Ano bang tawag doon? Mumu na nga. Sige, Mumu na lang. Tawag natin yung Mumu ni Kid. Pero ngayon, bukong may magugulat din naman with the play and setups from TNC. Kurtsi dito. Nag-aantay ng bawe. Banting delikado. Pero ito na, pumasok si Zyda doon. Merong doon, Run Wolf King. Para medyo madelay yung pag-out niya. TNC pa rin. Surprise picks, surprise plays din yung mga nakikita natin ngayon. Ito yung mga magagandang setups na naman coming from TNC or Banting using the IMU. Si Kurt Tizzy yung nakuha nila doon. And maganda ang pinapakita sa ngayon ng TNC. Dito natin malalaman kung kaya ba nilang i-keep up itong ganitong aggression. Hindi tumama yung ultimate ni Banting. Pero naandun si Kid. And now, wala man nang mangyayari pa masyado knowing na hindi naman din i-exhaust pa ng Echo. Pero, oy, makita ni Mira. And now, nasetupan siya doon, nahila. At mukhang mag-burst lang din naman daw. Agad-agad siya. Shocker. Pero ngayon, si Shocker with the petrified play. Makakapatay siya ng isa dito. JP, mabubuhay. Makaka-recall pa uwi. Pero grabe yung TNC. Mukhang ito na yung pagbawi na gagawin nila. Isa kapalit, dalawa. At makikita natin sa side ng mapa, si Crown ay nanganganib ang buhay. Siya essence ni James ay magiging pagkuprok dito at siya ay tutumba. Pero sa may taas, sige, patayin nyo si Crown. Pero naandito ang instant replay. Napaganda nga naman nung hila na ginawa doon ni Daddy Jimmy. Pero naandun si Shocker with the petrify play coming from the rough frames. Kaya nakakuha sila. Dalawang kill na, meron pang Torres sa may baba. Pero si Kid, ngayon, siya na naman yung mag-aantay ng possible pick-offs. Pero sabi niya, huwag muna nating i-waste yung energy na meron tayo kasi nandito na yung Turtle. Kinakite na to ni Banting papunta sa side nga, pero Zyda as well as JP. JP kalahati siya dito ah. Pero gusto pa rin nilang ipaglaban to. Meanwhile, Kid, eto na yung mismong katawan niya. May setup pa, may paghilak pa in from JP, pero maagaw pa rin yon ni Kid. So naging 1-4 at Turtle. Sinong lalabang dun? Ang lamang dito is
yung Echo with their takedowns. Nakuha nila si Shocker with a Divine Judgment. Tapos kinopya pa ni Kurt Tizzy yung IMU ni Banting. Kaya sila nakakuha ng objectives. Then nakakuha pa sila ng kill. Ngayon, gusto nitong itulak ng Echo Proud dahil 4-man rotation ang gagawin. So may gold lane at successful sila dito. Inyo na yung turtle, amin yung kill, amin yung tore na meron kayo dito sa ibaba. So Echo as well as TNC, medyo stalemate pa yung mapapansin natin ngayon dito, knowing na parang naghahanap pa rin talaga sila ng mismong play kung kailan at paano sila lalamang at magkocontrol ng mismong laban. And nakikita natin, parang dito sa game na to, TNC at least kahit papano, hindi sila, nakakapalag at hindi nila hinahayaan na si JP yung mag-take ng lead. Tama. And makita natin kanina, yung damage na rin ni Kurt Tizzy is masakit na. Pero may conceal play coming from Banting, may hilahin yata. Naku, delikado doon. Naiwan si X or si Kurt Z. X-Shocker yata yung makakapatay noon, pero nanggaling pa rin yung kill eh. For the side of TNC, and now TNC magiging agresibo sila dito. James, may pagsalubong lang din man. Flicker out yun si Banting. Petrify play coming in from Shocker. Pero sayo mo siya shock doon kasi sayo mo burst down agad-agad. And James, lilipad siya dito with that dragon. Pero sabi ng TNC, wag na muna tayong pumalag. Ang daming resources si na burn dito. Pero si JP ay tutumba sa kamay ni Crown. Si Kid naman yata ang gusto nilang it-ar. Si Kid naman or si Outplay na gusto nila i-target. Pero makakatakas dito ang size ng TNC Neo. Grabe, ang Echo as well as TNC hindi pumapayag na walang palitan dito sa laban na to. And now, tinan mo, ginaya ni Curtsy. I'm offended, Banting hihila din pabalik. Pero ang pinagkaiba lang nun, TNC walang follow-up doon sa setup na meron itong si Banting. Ito yung follow-up na sinasabi natin for both teams. Nakukuha yun ni Daddy JP sa kanyang mga kasama. And ito yung follow-up na laging nawawala sa side ng TNC Neo, which is nakita natin evidently last week merong magagandang setup si Banting using the Cho, pero walang follow up coming from TNC Neo. So grabe, wala nang follow up kasi sila na daw muna yung mag-step up. Pero JP dito may paghatak, and now Banting delikado na rin kasi apat na miyembro yung atake sa kanya dito mula sa Echo. Mabubuhay pa rin naman siya doon. Pero ang kapalit ng lahat ng yun is grabe, that orange buff as well as the turret onto the top. Follow Daddy JP's lead. Kung sinong maflikiran, makuha, mahila, follow up agad. It's coming dito sa Echo Proud. Ang kailangan gawin dito ng TNC is they need to slow the game down. Huwag silang magpadala sa tempo na binibigay ng Echo Proud Express. Dahil alam naman natin na pag ito ay rumatsyada na at umarangkada at tuloy-tuloy na ang Echo Proud. So parang sinasabi mo dito, kalmahan muna ng TNC. Huwag muna silang pumalag, pero Echo. Sila yung nagpo-force talagang pumalag. Si Kid yung mamamataan doon sa may bandang likod. And that is a burst coming in from Zeda, pero may pagbawi lang din naman dito ang side ng TNC. And now, TNC, mukhang okay na. Sige, nakakabawi na tayo. Kaya naman pala nilang sumabay. Tumumba si Kurt Tizzy, pero nakita rin naman ni Zeda, itong si Kid, nakikita yung totoong ano eh, yung totoong anyo eh. Ayun nga eh, and now tinan mo si JP yung mamamataan doon. May pag-dive na ba tayong makikita dito? Mira backing away kasi alam niya yung threat naman din na meron itong si Zeda. Nakikita na natin bakit din inagaw netong TNC yung hero mismo ni Kurt Tizzy. Dahil dun sa ano, yung rough waves with the Kadita, yun yung magiging factor dito sa side ng TNC Neo if they want to secure a game number 3. Meron na tayong Lord na mag-spawn in any second now. This is just a level 1 Lord, but this is very important for our teams. 8-8 ang scoreboard. 1K lang ang lamang ng Echo Proud. Yun na eh. So parang titingnan natin sino makakasecure ng Lord na to eh pwedeng mag-control ng mismong laban. James with that dragon. Ipaglalaban talaga nila itong Lord na to. Pero Zeda pa rin with the Retribution yung makakasecure nun. And si James, in the zone niya lang itong si Mira.
mapapa-back away lang din naman, pero nandito na yung Mumu. Netong si Kid, delikado na yung buhay ng dalawang miyembro. JP is low, pero wala pa din eh. Pumasok noon, itong si Crown, makakapatay siya ng isa. Hahabulin siya ngayon ng mga members ng Echo Proud. And Zayda, pamamataan dito ni Banting, hindi mo pwedeng habulin yung kakampi ko. Halika, bumalik kayo dito. And Kid backing his teammate up. Mukhang mababaliktad na naman nila yung sitwasyon. Crown with a flicker in. Baga-out na rin siya, pero nandito yung kanyang mga tropa. Ang ganda ng retaliation play ng TNC Neo. Yes, Echo Proud yung nakakuha ng Lord. Nakita ng Echo Proud na merong mga low dito sa side ng TNC Neo. Pero naging masyado silang maasim dahil ito na naman yung paghila coming from Banting. And now Petrify play. Sila naman daw yung babawi. Nasa amin kasi yung Lord ngayon. Exshocker is down and Echo Proud. Pwede silang mag-push ngayon hanggat gusto nila. Pero habang nangyayari yung pag-push ng Echo dito, si Kid naman dun, mapapalow niya si Zayda. So, kaya talagang magpalitan eh ng sapak at sipa nitong dalawang to. Kaya talaga ng palitan ng sipa at suntok. Kung makikita natin sa scoreboard natin, 9-10 lang at almost 2K lang ang economy na lead ng Echo Proud dito. At mapapansin natin, buhay pa yung dalawang tore sa may middle lane. Ang ganda ng hila. Nahila na agad doon si Kurt Tizzy. Masisipat lang din man siya, pero papasok na ngayon si JP. Nandito na rin yung dragon sa loob ng tore nyo pa mismo, pero kaya namin kayong patayin ngayon. And now Zayda, a-atake lang din man siya doon sa may bandang backline. So two members are down agad-agad para sa side ng TNC Neo. Ang ganda nung divine judgment, flicker divine judgment ni Daddy JP. Sasamahan mo pa ng dragon form nito ni James with the petrify play coming from Echo Proud. At mukhang meron din silang gustong tirahin dito. Pero yung tore daw muna ang itutumba. Echo being disciplined para dito sa mismong laban na to. Slowly but surely gusto nilang i-take yung lead at yung control para sa side nila. Meanwhile for TNC, nakikita natin eh, tinatry at tinatry pa rin naman talaga nilang panghawakan yung na-establish nilang lead and control. At kumbaga parang kahit papano, ayaw naman nilang i-let go yung mismong control na to para sa Echo. Kasi parang dikit na dikit lang tong laban natin na to. So kapag nabigyan natin ng space ang Echo, mahihirapan tayong bumawi dito. These two teams are now giving their best. Patience ang magiging susi. Si Zayda, tumitipi lang doon sa may purple buff dahil alam niya makunat siya eh. Naka-tank build ang Karina dito with the jungle emblem. 10 seconds for the Lord. Sinong unang makakuha ng pwesto? And 4 seconds, eto na. Dito na natin makikita ang Lord Dance. Gusto ko yung na-point out mong patience is the key. Mm-hmm. Kasi nga naman, patience is a virtue. Yes. Diba? So, patience titignan natin in ngayon. The hospital. Iyan. Tama. Tama naman din talaga. Pero sana naman, kahit na ano to, di ba? Itong laban na to, titignan natin kung sino talaga yung pasensyoso. Kasi si Kid, parang inaantay niya lang din talaga, pero si JP na yung unang inhila. Crown yung magiging target, buhay pa rin siya. Alam na to ng TNC, nakulang na yung resources ng Echo. So ilalaban na yata talaga nila to. Kid, waiting for that perfect opportunity na gamitin itong Mumu niya labanan. Mumu versus Dragon. Sino kayang mananaig? Sino makasecure ng Lord na to? May pagbawa. May pagbaba lang din naman dito. Si Kid pa rin yung makakasecure nun. Pero ngayon, ang kapalit nun is no other than one member. Make it a two members para dito sa side ng TNC. TNC secures the Lord, pero dalawa naman yung babagsak sa side nila. Maganda rin tong buy time for the side of TNC Neo. Yes, dalawa ang tumba sa amin, pero nasa amin naman yung Lord. Ang sakit. Tumba rin si Kurt Tizzy dito sa may gitna habang si Zayda ang trabaho niya. Sige, medyo magtulak muna kayo ng mga tore. Ako na munang bahala sa Lord sa baba. Tinry kasi nila eh. Kumbaga, alam nila na kulang yung mga miyembro dito ng TNC Dumepensa. Pero grabe, hindi kinukulang sa damage itong si Kid. Partida, ang kalaban mo dyan, it's no other than yung mismong parang soul lang ng isang Hanzo. Ramdam na ramdam mo yung sakit at kahit na sapak-sapakin mo yun, ibuhos mo dun yung skills niya. Mabubuhay yung tunay niyang katawan. Pa rin siya. Parang yun, kagibunshin lang yung kalaban mo. Pero nakita natin, nakapag-stack dito si Outplayed ng kanya para sa Brody with the torn apart memory. Pero kung mapansin natin sa minimap, nung pagbalik nung Mumu ni naramdaman Kid, naramdaman pa rin niya. Oo. So medyo kailangan pa rin mag-ingat ni Kid kasi ito yung sasabi natin, burst damage potential ng isang Brody. Ay, napakasakit
din when it comes to the late game. Labanan ng verse na to eh. Kasi Kid versus itong Brody ni Outplayed. And now, tignan mo, kahit na ganoon, oo, masakit itong isang Hanzo. Pero wait lang kasi mukhang sisilip lang naman doon si Zyda. Pero makunat yung Karina na yan. And JP dives in. Ang nakita niya pa is Mira. Sobrang crucial noon. And now, mukhang Echo. Mukhang magiging proud sila ngayon kasi nakasecure sila ng isa. Yung tipong TNC na, yung nag-initiate, pero sila pa yung napitasan kasi ang kunat ni Zyda. Ang kunat ni Zyda dito. Nakaano na rin siya, Guardian Helmet na rin siya. Even if, yes, mabigyan siya ng apat or tatlong ultimate ng side ng TNC na yun. Pero ang sakit na talaga ni Kid. Immortality will pop up dito for Daddy JP, pero yung Mumu bumalik na sa base ni Kid. Grabe. Kita mo yun? Tank pa yun, ha? Si JP yun na full defensive items, pero ganoon agad siya kabilis i-burst down. So what more if ang makikita ng isang Hanzo is no other than yung mga glass cannon na tipong, oo, masakit kayo, pero malalambot lang kayo sa mata ng isang Hanzo. Oo, yung, like the Brody, the Valentina, and yes, the Kaja, meron na siyang Antikiras dito. Medyo kulang pa siya sa defensive item when it comes to physical. I think magandang i-build dito ni Daddy JP is after the immortality, or meron siya immortality, blade armor para kay Mira. Dahil alam naman natin napakasakit na rin ng isang Moskov, lalo na ngayon in the 16 minute mark of the game. Meron naman tayong Lord, this is a level 3 Lord, and may nag-aabang lang sa may gitna. Banting, Shocker, and Mira nakapwesto. Abangan talaga eh. Kanya-kanyang posisyon itong mga players natin. Even that Valentina, di ba? Si Kurt Easy nandun siya sa may bandang itaas. And even si Kid, nandun lang siya sa may base nila kasi alam niya na okay lang eh. Try nyo, sige. Pinaghirapan nyo na nga yung Lord kanina, naagaw ko lang din pabalik eh. Oo, parang ikaw nagsaing, iba yung kumain. Kaya tama rin yung ginagawa ni Kid kasi kahit naman yung kagibunchi niya, yung mumu niya lang eh, pwede rin mag-retribution eh. Nakita na natin yun. Nakita na natin kanina. Kahapon. Pero hihila dito sa side ng Echo Proud ang Lord. Titingnan natin conceal kasi play? May conceal play na coming in from TNC ngayon. Banting, naghahanap siya ng possible setups pero makakalayo lang din naman ang mga miyembro ng Echo. 1/4 na lang yung buhay ng Lord na to. Crown dives in. Sino makakakuha niya? Nandito na. Oh. Walang iba kundi si Zyda. Medyo na-late lang din kasi yung Mumu kasi si Kurt CZ ang siyang papasok doon sa loob. Kanina mo pa kami pinapahirapan. Ikaw naman yung papatayin namin ngayon. And now, Echo tuloy-tuloy sa pagiging aggressive. Kurt CZ sasalubungin. May sandwich play na gagawin sila dito. May paghila pa. Coming in from Daddy. Magpo-provide talaga siya. And now, tuloy-tuloy lang talaga sila kasi alam nila na kaya naman namin tapusin to. May kasama pa silang Lord ngayon sa may bandang gitna. Ang sakit na ni Kurt CZ. Alam niya, nandito sa base, yung tunay na katawan. Papasukin kita para ma-takedown namin at walang retribution. Ngayon, tatlo ang wala dito sa TNC na yun. Ay, si Banting nag-set up pa rin naman siya doon. Tanong ngayon, kaya ba? Maging enough ba yung pagdepensa nyo? Kasi tower Echo lock. Proud being loud as they tower lock and they have sweep against TNC Neo. Echo Proud, and now they are loud with a 2-0 coming in this day number 2. Medyo makakabawi na sila sa ating standings. Ang ganda nung ginawa ni Kurt CZ. Alam niya kasi, nagtatago si Kid doon sa may base. Nag-aantay ng perfect opportunity para ma-steal nga naman using the retribution yung Mumu niya. Pero ang ginawa niya, ah sige ah, makulit ka, kanina ka pa. Sige, papasukin kita, edi-takedown ka namin. Which, ang ginawa ng Echo, kinonvert nila yon into Lord secured and then kills for the side of TNC. Grabe, no? Sandwich play eh. Oo. Yung nangyari sa kanila. Kumbaga, yung Hanzo, yung mismong kalaro mo dati na pag nagtagu-taguan kayo, nandun sa nagtatago sa bahay nila. Bawal yun eh. Bawal yun, pero ikaw na alam mo na yung gawain niya, umuwi yan, pre. Umuwi yan, pre. So, si Kurt CZ, inabangan niya na lang doon sa mismong bahay nung Hanzo. And nakita natin doon, sobrang gandang pick off noon to the point na TNC kinakain yung sumabay, pero with that single play, Kurt CZ stepping up and kumbaga, big brain move big brain para move sa isang Valentina. Talaga nga, they make Daddy JP proud dito sa Echo Proud. And I have to commend din na ginawa ni James pag-zone sa members ng TNC Neo doon sa crucial Lord Dance
na meron sila bago ma-end yung game. Ang talagang sinong-doubt niya yung mga members ng TNC, sila Shocker, si Crown na kamatchup niya sa X-Plane. And paglapag ng Dragon Form, na andun na yung Petrify play niya. Ang ganda talaga. Wombo-combo plays eh. Yung nakikita natin dito. At talagang nagawa nila ulit for this game yung isa nga sa Keys to Victory, which is again, parang ano lang eh, follow the lead na meron si JP. And nakita natin, parang si JP magli-lead and nag-step up din lahat ng members from Echo to the point na mas naging synchronized sila sa game na to. And nakita natin na parang ibang-iba to at naibalik ng Echo yung nakita natin nung week one na naging dominating din sila. Yes, and for TNC na yun naman, it's not yet the end. Pwede pa silang makabawi dito. Pwede pa silang mag-construct ng panibagong strategy sa kanilang upcoming games. And maganda rin naman ng performance nila, but still, the aggression, the patience coming from Echo Proud or for this organization is really high. Yung mental fortitude nila. And yeah, follow JP's lead. They follow the leader. And now, we will follow our analyst para ikwento ang nangyari sa game number 2. Brigida, ikaw na muna. Maraming salamat, Papa Kulas at QWERTY. Talagang sundan nyo ko dahil sama-sama nating balikan yung mga nangyaring kaganapan sa laban na yun. Talagang nakabibigla kung iisipin kung papaanong nag-transition to that point. Dahil kung titignan natin draft pa lang, napakalaking gulat agad and nakita na natin itong Hanzo ni Kid and i-expect na natin na talagang magiging maganda ang performance niya. And it did. Talagang nagulat ang Echo Proud at hindi nila nagawang sagutan agad yung aggression na pinapakita nito or yung parang difficulty na hulihin itong mismong katawan nga ni Hanzo sa tuwing mag-e-engage sa laban sa mga players ng Echo. Overall, mas balanse yung draft na nakita natin galing sa dalawang kupunan at nag-translate ito in-game. May mga punto na talagang dikit na dikit lang halos yung ating mga kill score at wala talagang nagkalayo, kumbaga, especially in terms of economy rin naman. Kaso talagang nagkataon na yung on-the-spot adjustment ng Echo ang literal na lumamang at talagang naipakita nila sa atin na kung hindi man niyo papayagan na ma-lead kami ni JP, kami naman ang magse-step up dahil sila rin mismo ay nakagawa ng sarili nilang mga paraan para sa kabila ng padalas na pag-pick-off na ginagawa ng TNC Neo onto their roamer, which is si JP nung early game. Una-una sa lahat, nag-pick up na agad dito ng Athena's shield si JP at doon na rin niya nagawang mas maging aggressive later on, as we can see din dito sa ating mga screens na talagang in terms of yung damage and dealt and received, dikit na dikit, pero talagang yung execution lumamang ng lumamang talaga para sa side dito ng Echo Proud. At ngayon naman, atin ding tignan kung sino talaga yung MVP na nangibabaw yung performance throughout that entire game. At mukhang tayo naman ay magkakasundo kung sasabihin natin na yan ay walang iba kung hindi si Zyda with this Karina with a match KDA of 917. Bukod pa sa napakalaki talaga nung upper hand na masesecure niya with this Karina na nagagawang i-immune yung damage na manggagaling dito sa Moskov ni Mira at maging doon sa Hanzo ni Kid, no, kapag ka nagiging aggressive siya. Siya mismo ay nagagawa talagang pumasok sa tamang mga pagkakataon lang. And balikan natin kung paano nga ba yung mga pasok na yon dito sa ating mga highlights na talaga namang masasabi natin na early to mid stages of the game, hindi natin masabi kung sino nga ba yung talagang lamang na lamang sa pagitan ng dalawang kupunan dahil nagagawa nilang magsagutan at pareho silang nakakuha ng magagandang mga early pickoffs at pareho nilang nagulat yung isa't isa, particularly kung ibabase nga natin dito sa mga kaganapan na mamamataan natin sa bottom lane. Napakaganda ng mga counter engages and maging ng engages na pinapakita ng TNC Neo nung early stages of the game. Isinabuhay talaga nila yung literal na reset at naging mas kampante and confident sila sa sarili nilang mga plays, pero nagkataon lang na etong Echo Proud on the spot, nagawa nilang mag-usap na ito yung susunod nating mga gagawin. Sa tuwing may papakitang bago ang TNC Neo, sila rin naman iisipin nila kung ano nga ba yung dapat nilang pangsagot dito, at makikita natin yun na most evident doon sa naging last crucial play nga natin na makikita rin natin later on. And going back, kitang-kita rin natin dito na hindi lang basta-basta tumigil ang Echo sa mga counter engages, ginagawa rin nila or sinisiguro nila na talagang kapag ka meron silang mga open na
objective or matatranslate na objective or matatransition na objective, doon at doon sila susunod pupunta. And napakaganda rin ng intention dito na nag-stick si Crown with the Smarties na hindi man natin nakitang nag-shine. Meron doong potential talaga na siya yung mag-go for the cleanup doon sa engages ni Kid with the Decimate. Pero nagkaroon ng isang disconnection play talaga dito bandang 14-minute mark ang side ng TNC kung saan may inabangan sila at hindi sila nagkasundo, which was a possible turning point. Pero dahil doon, hinintay nila pareho yung Lord, at pagdating nung Lord na yon, dito talaga nagawa ni Curtizzi na gawin yung napakalaking play na naging sobrang impactful para sa laro, na takedown niya mag-isa yung talagang nakakatakot na hands-on ni Kid kanina, and that was the turning point or the sign na talagang mapupunta na ng tuluyan sa Echo Proud ang laban at hindi na magagawang bumalik pa ng side ng TNC Neo. Ngayon, masasabi talaga natin na on-the-spot adjustment is real para sa side ng Echo Proud. At talagang sasaludo tayo sa kanilang naipakita. Pero para sa susunod nating laban, marami pa tayong aasahan. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik ang MDL Philippines Season 1.